is nilagyan ko na ng salt and black pepper and onion leaves, tofu, bell pepper, and white sugar and salt, and gagamitin ng butter, cooking oil, ayan, and ayan, all-purpose dressing, and nor, konti lang gagamitin natin yan mamaya, and of course, crema glace, and lettuce choice mayonnaise, ayan. Yung ano ni yempo is nilagyan ko lang ng salt and pepper. So mag-initin ng kawali, ayan, maglalagay ng cooking oil. Yung yempo guys, hindi ko na siya nilagyan ng oil. Yung parang iihawin lang natin siya sa kawali, ayan. Kailangan mainit na mainit yung kawali nyo bago nyo ilagay yung yempo. Ayan. Kasi mag-oil siya kusa, ayan. Sa kawali yung yempo natin. Kaya hindi na ako naglagay ng cooking oil. So, ayan. Yung isang kawali, guys, is para sa ating tofu. Ayan. Pipretuhin lang natin. So, ayan. Mainit na yung ating kawali. So, ilalagay ko na yung ating tofu. Ayan. Mainit na din yung cooking oil. Ayan. So, ayan. Yung sa yempo natin, guys, pag masyado malakas yung apoy, sakto lang para hindi masunog yung ating yempong iniyaw sa kawali. Para yung luto niya is dahan-dahan and yung pagka golden brown niya is maganda. Hindi siya sunog. So, ayan. Okay, ayan, binaligtad ko na. Kailangan guys nakaalalay ka sa pagbaliktad para hindi siya masunog at para pantay yung pagkaluto ng ating yempo kasi gagamitin natin siya mamaya sa ating gagawing dinakdakan. So, this is my version guys ah. Kung gusto nyong gayahin is nasa inyo po. Ayan. So, ayan. Yung sa tofu naman guys, wag masyado brown. Yung wag masyado kasi titigas siya eh. Tumitigas siya pag masyadong brown siya. Kailangan wag masyadong brown. Yung ano lang, yung medyo parang naprito na siya konti yung tofu. So ayan, binabaliktad ko lang yung ating yempo. So nakita nyo guys, nag-oil siya. Ang iba naman kasi naglalagay ng cooking oil. So ako hindi na, para iwas alam niyo na. Para matanggal yung taba ng yempo. Yun yung magluluto ko sa meat. Ayan. Ayan, okay na yung ating tofu. Ayan siya guys, hindi siya masyadong brown, may konting white kasi pag ni sobra natin pagluto is tumitigas kasi siya. Ayan. So, naglagay ako uli. Umuunti siya pag napiprito yung tofu. Ayan. Medyo okay na din yung ating yempo. So, ayan. Ayan. Okay na siya. So, isisit aside lang natin muna yung ating yempo. Habang hinihintay natin yung ating tofu na maluto. So, ayan. Sit aside lang natin. So, kailangan guys, nakaalalay, baliktarin yung yempo. Para yung luto niya isakto, hindi sunog. Ayan. Pagkaluto niya guys, isit aside lang natin. And ayan, okay na. Abang tayo naghihintay sa ating tofu. Ayan, sit aside lang. I
think yung dalawa hindi pa masyado okay, kaya ibababad muna natin sila ng mga 4 minutes pa para maluto yung mga konting white. So ayan, okay na din yung ating tofu. Ayan. Ayan siya guys. Okay na, kita nyo. Lahat niya oil ng yempo. Hindi ako naglagay ng oil. Nakukusa siya mag nakukusa talagang mag-oil ang yempo. Kaya kung kayo guys, huwag na kayong maglagay ng oil kung gusto yung ganyang luto. So ayan, okay na yung ating tofu. So ayan, hiwain lang natin siya guys. Hiwain ko lang siya. So ayan, hiwain ko lang siya ng maliliit. Ayan, hiniwa ko sa gitna at hinati kong maliliit. Ayan, ganyan lang siya kaliliit guys. Kapantayin niya yung hiwa ko dun sa tofu para same yung laki. Ayan. Kita nyo yung luto ng yempo. Sakto lang. So ayan, yung tofu and ang ating yempo inihaw and onion, bell pepper, butter, salt, and white sugar, and lettuce choice, crema glacé, and nor, all-purpose dressing, and black pepper. Ayan, yung sugar guys is 2 spoon lang yan, and yung salt naman is maliit lang na kutsarita. And then ayan, nilagay ko na yung butter. Kailangan yung kawali nyo guys hindi malakas yung apoy, ay yung apoy hindi masyado malakas para hindi masunog yung butter. Kailangan mahina lang yung apoy bago nyo ilagay yung butter. Ayan, para hindi masunog. So ganyan lang siya. Ayan, next natin lalagay, lalagay na natin yung ating yempong hiniwa at haluin lang ng mabuti. Ayan, mix well. Ang bango guys. Ayan. So, ayan. Okay na. So, maglalagay ako ng nor liquid seasoning. Mga ano lang to guys, apat na kutsara or 3 spoon. Depende sa inyo kung sa inyong panglasa. Basta ako 3 spoon lang siya. 3 spoon or 4 spoon liquid seasoning nor. Ayan, haluin lang natin uli. So, lalagay ko yung tofu. Ayan. And mix well lang natin uli. Ang bango guys. Ayan. Siguraduhin ang nakahalos sila lahat. And next, maglalagay ako ng crema glacé. And sugar. Kung gusto nyo brown sugar or ako, nasa inyo kung anong gusto nyo kulay, brown or white. Ayan, haluin lang natin uli para balance yung lasa ng ating dinakdakan and yung ating bell pepper. Kaya hinuli ko guys yung bell pepper para hindi siya masyado maluto, para pag kinain mo pa siya is crunchy. Kasi pag overcooked, hindi siya masarap. Kailangan yung bell pepper nyo, pag naggawa kayo nito, isihuli nyo. Huwag nyo isabay sa paggisa ng pork yempo and tofu. Ihuli nyo siya. Yung apoy ko lang dito guys is mahina. Ayan. Mag-add ako ng all-purpose dressing.
teaspoon lang siya, guys. And ladies choice mayonnaise. Ayan. Kalahati lang yan, guys. Ilagay ko sa isang malaking mayonnaise. Half lang siya. Hindi ko inubos. Ayan. Ayan. And after that, mix well natin uli. Ayan. Kailangan ng halo, nakahalong halo siya, guys. Para makot lahat ng yung pork yempo and then yung tofu. Ayan. So, ayan. Promise, guys, kung gusto nyo gayahin to, sobrang sarap. Panalo and the best paghandaan pag may mga fiesta or birthday or mga pulutan kasama ang barkada at mga kamag-anak. Ayan, banding the best pang pulutin, guys. So, very yummy. Try this kung gusto nyo gayahin. So, pinakita ko kung ano mga ginamit ko ingredients. This is my own version, guys, ng dinakdakan kung paano gawin. Ayan. So, very yummy, guys. Grabe, sobrang sarap. So, ayan. The best pang business. Ayan. Ang aking finished product and my own version, dinakdakan. And thank you for watching, guys. Love you all. Mwah.